Na nasisiyahan at nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagganap ng kanyang tungkulin. Yan ay ayon sa pinakahuling survey ng social weather stations. Bumagsak ng 18 puntos ang net satisfaction rating ng Pangulo mula sa very good noong Hunyo sa good nitong Setyembre. Bumaba sa lahat ng parte ng bansa ang rating ni Pangulong Duterte maliban na lamang sa Mindanao kung saan excellent ang kanyang grado. Pinakamalaki ang binaba sa Class D at E o sa masa at mahihirap. Ayon sa SWS, bumaba rin ng 15 puntos ang mga nagtitiwala sa Pangulo mula sa dating plus 75 na excellent, naging plus 60 na very good. Sinagawa ang survey mula September 23 hanggang 27 sa may 1,500 respondents. Hindi naman daw na sorpresa ang mga kritiko ni Pangulong Duterte sa pagbagsak ng kanyang rating. Ayon sa grupong Tindig Pilipinas, yan po ay kinabibilangan ng mga kongresista at opisyal mula sa Liberal Party, honeymoon over na raw para sa Pangulo at taong bayan. Hiling nito sa gobyerno, tuldukan na ang extrajudicial killings at pag-isipang muli ang kampanya kontra droga. Naniniwala ang Tindig Pilipinas bigo ang pamahalaang Duterteng tuparin ang mga pangako nito lalo na pagdating sa kapayapaan, traffic at pabahay. Ayon naman kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, dapat mamulat na ang Pangulo sa katotohanan na nakakaapekto na sa kanyang numero ang mga patayan. Samantala, naniniwala naman ang isang kaalyado ng Pangulo na makakabawi ito sa loob lamang ng maikling panahon. Sabi ni bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera D., hindi naging paborable sa Pangulo ang mga pangyayari ng mga nakaraang linggo. Pero naniniwala siyang solid pa rin ang support base ng Pangulo at suportado pa rin ito ng 16 milyong Pilipinong bumoto sa kanya noong 2016. Nais din po namin malaman kung anong tingin nyo sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kasama ba kayo dun sa mga sinurvey ng SWS na nabawasan ang satisfaction o kasiyahan sa pamumuno ng Pangulo at bumaba rin ang tiwala sa kanya? O kayo ba ay lubos pa rin nasisiyahan at malaki ang tiwala kay Pangulong Duterte? Mag-comment po sa ating issue ngayon. Hi! Good morning po, bayan. Erwin Tulfo po. Good morning, good afternoon, good evening. Whatever the case may be, sa amanda ko po kayo naroroon, ha? Napapanood niyo po itong live natin. Kaya unang-una po sa lahat, pasensya na ho. Noong Friday, hindi ho tayo nakapasok. Lagnat ho tayo, natrangkaso ho tayo. Hindi na rin ho nakapagpaalam. Nevertheless, eto ho, back to work na ho tayo ngayon. Pag-uusapan ho natin itong pagbaba ng rating, ha? Ni Manong Digong Duterte ayon po sa SWS Social Weather Station. Pag-uusapan po natin yan, tatawag po tayo mismo ng SWS, tatawag tayo ng mga eksperto, of course, tatawag po tayo ng Malacanang hinggil po sa issue na yan. Pero ito po, so far as I have researched over the weekend, kagabi po hanggang kaninang umaga, medyo antok pa po tayo at medyo puyat. Napag-alaman ho natin na itong research na isinagawa po na ito noong September 23 to 26. Alright? Ito po yung kasagsagan, bayan, kung maalala ninyo, yung pumayag si Manong Digong na magkaroon ng malawakang kilos protesta. Ito po yung National Day of Protest na sinabi ng Pangulong Duterte, sige, magprotesta kayo dyan para malaman ko yung inyong hinaing, malaman ko yung gusto ninyo, ha? Malaman ko yung reklamo ninyo sa gobyerno. Ito po yung panahon na yon, September 23 to 26, na isinagawa ng SWS survey. Ayon po sa aking informante, ang survey na ito ay pinagawa ng isang grupo na critical sa administrasyon po ni Duterte. Yun po yung ayon sa aking informante. Ano po? Di ko naman sinasabi, galing po sa aking muna sa aking informante na ito ay pinagawa ng isang grupo sa SWS na itong survey na ito during those times, noong panahon ng National Day of Protest. National Day of Protest ba yan? September 25 po yung, kung inyo po maalala. So, hindi ho ba mainit yung mga militante, makakaliwa, mga Dilawan, mga kalaban ng administrasyon, nagsama-sama po noong mga panahon po na yun, ha? Mga dating
opisyales ng liberal noong panahon ni Pinoy, so pati mga makakaliwa, mga komunista, nagsama-sama join forces, ika nga. Kaya nga kung nung magkaroon ng survey, ito po ang resulta. Isa pa, ano? Kaya po bumaba din ang trust rating po ng Pangulo from 68% noong June, ito ay bumagsak to 48% ha, nitong September. At yung kanyang trust rating na 75% noong June, bumagsak ng 61%, ay simpleng kadahilan po. Ha? Naalala po ninyo sunod-sunod na pagpatay, kina Kian, kina Carl, tatlong mga teenager po yun, na sunod-sunod na napatay ng mga ulul na mga pulis, ng mga barumbado at tarantadong mga pulis. Ha? Ito po yun. Ha? Ito po yung mainit na mainit, nag-aalab ang damdamin ng halos lahat, nagagalit, nabubwisit, ika nga, yung mga sobrang galit dahil ito sa mga, dahil sa mga ilang lukulukong pulis, dahil sa ilang mga abusadong mga punyetang mga pulis na pinagpapatay itong tatlong kabataan. Ha? Ito po yung nag-trigger kung bakit bumaba ang rating ng Pangulong Duterte. Yan po ay base doon sa aking research kagabi hanggang kaninang umaga. Na timing, bayan, ika nga. Ah, na timing. Siyempre, galit yung taong bayan. Galit sa pulis, okay? Galit dahil tatlong teenager napapatay. Ah, napapatay ng PNP at sinasabing nanlaban. Eh, huling-huli naman sa video hindi nanlaban. Kaya doon po nag-aalab yung damdamin, galit na galit yung ilang kababayan natin. Okay? Diyan po, dahil mainit pa yung issue ng mga patayan, yung mga pagpatay ng tatlong kabataan, ha? Mainit. Sumabay pa itong National Day of Protest. Kaya ang resulta bayan, nung magkaroon ng survey, at tinayming talaga ng kalaban ng Pangulong Duterte, isagawa yung survey September 23 to 26, ito po yung resulta. Ano po? Lumalabas ngayon, ha, ay bumagsak ng 18% yung satisfaction rating ng Pangulo. Noong Hunyo po kasi, 68%. Okay? Pero before that bayan, ha, March this year, mababa po yan, nasa 63. Umakyat pa nga na 68 noong June. Ha? Kasagsagan ng EJK po yan. Alright? Pagkatapos, ganun din po itong trust rating niya. Mababa po yan ng March. Umakyat pa po yan. Ikaw, pumalo. Ngayon, bumaba na naman. So, lumalabas ba yan dito po sa mga survey na Pangulo? Up and down po. Gumagano. Up and down. Nagsiswing yung trust at approval rating ng Pangulo. Ano po? Ha? Hindi kagaya ng ilan. Ha? Kumpara po noong nakarang administrasyon, by this time, pababa na po yung Pinoy. By this time, yung kumpara kay Gloria, nakasadsad na po, naka-negative na po ang Gloria Arroyo. Itong mama na ito, gumaganon. Sabi ang SWS na rin, may sabi, good pa rin daw. Kasi dati, very good. Yung 68%, very good po yan. 75%, very good. Ngayon, 48, good pa rin daw. Yung 61, good pa rin. Ngayon, tingin po ng mga tiga-palasyo, makaka-recover po ang Pangulo. Kailangan niya lang po exactly i-explain ho siguro ang kanyang mga policies ulit ng Manong Digong, ha, sa mga kababayan natin, yung mga hindi masyado nakakaintindi, yung bihirang magbasa, yung bihirang mag-social media, nadadala sa mga chismis, ha, ng mga kalaban, nadadala. Yung mga ika nga walang panload, kaya hindi po maka-social media, hindi makabili ng dyaryo, ha? Supporter sila ni Manong Digong, ha? Yung mga nasa class CDE na, pero bihira po makabasa ng dyaryo dahil busy sa pagtatrabaho, busy sa pagtitinda, busy sa pagkakayod, may narinig na chismis, ha? May narinig na, ganito ganun si Pangulo mo, ay medyo kakambyo, ano po, ha? Pagkatapos, yun ang tatamaan ng survey, tatanungin ng survey, iba na yung sinasabi. Pero ito bayan, ika nga, sabi nga ng Palacio, don't worry, doon po sa mga supporters po ng Manong Digong, ito po ay normal ho ito. Ito ho ay re-rebound din, ha? Nagkataon lang, dahil po doon sa dalawang issues na yan. Dahil po sa National Day of Protest, tinayming itong survey na ito, yung mga tao magpoprotesta. Pangalawa,
Kasagsagan po yan ng patayan ng tatlong kabataan dahil sa mga buhong na PNP na tatlong itong mga ogag na mga pulis na pinagpapatay itong tatlong kabataan. Ito ang dapat masibak, ito ang dapat makasuhan itong mga ulol na ito. Ano? So, don't you worry ho, sabi nga ng Palacio, makaka-rebound sila and they're very confident that they'll be able to get back up. Tataasan po itong rating na ito. Itong downward trend or itong pagbaba po ng survey ng Pangulong Duterte, ika nga artificial lamang ho ito. Dahil nga po sa nangyaring National Day of Protest, pagkatapos dahil po sa sunod-sunod na patayan ng mga kabataan, Kian, etc. at walang ginawa ang PNP, kaya dadamay ang Pangulong Duterte. Sama ba kayo sa mga sinurvey ng SWS na nabawasan ang satisfaction o kasiyahan sa pamumuno ng Pangulo at bumaba rin ang tiwala sa kanya? Karamihan po sa mga nag-post ito sa ating Facebook Live ha, todo at patuloy ang suporta kay Pangulong Duterte. Sabi ni Cheryl Gasmin, 101% satisfied siya sa Duterte administration. May mga suggestion naman ang Facebook user na si Pepe Smith para raw mabalik ang mataas na trust rating ng Pangulo. Sabi niya, campaign against police scalawags and riding in tandem and solve the illegal drug shipment at the Bureau of Customs. Marami pong salamat sa inyong mga pinadalang komento at yan ang mga balita at isyong ating tinutukan, napapanahon at mahalaga para sa inyo.